have heard the call of different groups from the medical community for a 2-week enhanced community quarantine in Mega Manila. Hope helps. Hope heals. Hope comforts. Hope is peace. Hope is love. Hope is faith. Hope is Jesus. Happy Sunday, New Life! Wow, it's a glorious day today. Amen, come on. Wherever you're watching this stream from, why don't you join us as we celebrate and lift up the name of Jesus. The Bible says that wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. And we believe that as you worship with us, the Spirit of the Lord is with you and it's in you. So come on, declare freedom in every situation. Lift your hands all over this place. Hallelujah, Lord, we worship you. Hallelujah. Yes! The chains will fall, prisons shake at the sound of Jesus' name. Amen.
and lives made whole. Hearts awake at the sound of Jesus. Come on, let's lift up the name of Jesus. Change your voice. Things will fall. Breathe and shake at the sound of Jesus' name. And lives made whole. Hearts awake at the sound of Jesus' name. Let my
That does not disappoint. So we put our hope in you, Lord, knowing that you reign. We build our lives upon your love. Unchanging one, you who was and is to come, your promise sure, you will not let go. We sing, there is hope. There is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. There is hope. And there is hope in the promise of the cross. You gave everything to save the world you love. And this hope is an anchor for my soul. Our God will stand unshakable. Yes, you stand unshakable. Because your name is higher. Your name is greater. There is no one like you, none beside you, Lord. Oh, there is no one like you, Jesus. There is no one like you, Lord. Yeah. So we sing your name. Your name is higher. Your name is greater.
Our prayer today, O God, our hope is in you. Our hope is in you. Panalangin namin, Panginoon, sa araw na ito. Panalangin namin sa umagang ito. Sa iyo kami magtitiwala. Ikaw ang aming pag-asa. Inaamin namin, Panginoon, may mga pagkakataon na nanghihina ang aming kalooban. Nanghihina ang aming pagtitiwala sa iyo dahil sa mga sitwasyon na aming pinagdadaanan, dahil sa mga sitwasyon na aming pong nararanasan. Minsan marami kaming mga katanungan, minsan marami kaming agam-agam, marami kaming inaalala, at minsan natatakot kami, Panginoon, kung ano ang magiging bukas, kung ano ang magiging kalagayan ng aming mga anak. Sunod-sunod na hamon, sunod-sunod na hirap, sunod-sunod na dagok ng buhay. Maraming salamat. May pag-asa sa iyo. Kaya sa umagang ito, kaya sa araw na ito, itinataas po namin ang aming mga alalahanin sa iyong mga kamay. Ikaw ang aming Diyos na pinagtitiwalaan. Ikaw ang aming Diyos na nakakaalam ng aming sitwasyon. Kaya sa oras na ito, Panginoon, alam ko, mayroong kang ginagawa sa buhay ng bawat isa. And I pray, Father God, that you will touch our lives, touch every family who is joining us today. Sa mga nakikisabay sa amin pananambahan sa araw na ito, hipuin niyo po ang kanilang mga buhay, hipuin niyo po ang kanilang pamilya. Maghari ka sa loob ng kanilang mga tahanan. Because you are our hope. At alam namin, Panginoon, hindi nalilimitahan ng ganitong uri ng pananambahan ang iyong pagkilos. Dahil alam namin, sa oras na ito, kumikilos ka sa buhay ng bawat isa. I pray, Father God, that you will touch, embrace our lives, every family that is joining us today. Salamat po, Panginoon. Kayo ang maghari sa kanilang mga tahanan. Kayo ang maghari sa kanilang mga buhay. So, Father God, we release that blessing to every family that is joining us today. Salamat po sa buhay nila. And I declare, Lord, hindi sila magkukulang sa lahat ng kanilang pangangailangan. At sa pasalita mo na pagbubulay-bulayan namin sa araw na ito, ang aking panalangin, Panginoon, lalapat sa aming mga puso at sa aming mga kaisipan ang iyo pong mensahe. Magkaroon kami ng kapahayagan dahil alam namin, Panginoon, ito ang magsisilbing lakas, ito ang magsisilbing pag-asa ng bawat isa. So, Father, I pray that your word will be established in our hearts. I pray, Father God, that every word that will come out from my mouth will be a word that will encourage, will be a word that will strengthen, that my word that will empower us. So I thank you, Lord, for this day. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Hallelujah. Ganang araw po sa inyong lahat. Salamat, music team. Praise God for that wonderful worship. At sa mga sumasabay ngayon sa kanilang mga tahanan, panalangin ko po na ang anointing ng Panginoon ay patuloy po ninyong maranasan. Alam ko po, hindi po nahahadlang sa ganitong pamamaraan ng pagsamba ang pagkilos ng Panginoon sa buhay po ninyo at ng inyong mga pamilya. Hindi po nalilimitahan ang Panginoon sa mga sitwasyon na pinagdadaanan po natin. So even this time, mga kapatid, na kayo ay sumasabay online, naniniwala po ako,
kung paano kumilos sa amin ang Panginoon sa lugar na ito habang kami ay nag-worship. Alam ko rin sa oras na ito, ganun din ang pagkilos ng Diyos sa inyong mga buhay. You cannot limit God. He will talk to you. Kaya nga po, pati nga si Jonah, nasa loob na ng tiyan, kinausap pa ng Diyos. Amen. So, mga kapatid, just stay put, okay? Stay on your seat. Focus po tayo. Hindi ko alam kung ano po yung possible na magbibigay sa inyo po ng distraction, but I pray that you will focus on the Word of God. At maraming salamat sa teknolohiya na naipapaabot natin sa inyong mga tahanan ang mensahe ng Panginoon and even pagsabay po sa ating praise and worship. At siguro sa oras na ito, ang iba ay naghahanda na sa kanilang pananghalian, ang iba ay naghahanda at baka naman yung iba ay pinagsasabay ng almusal at tanghalian, kumain ho kayo ng maigi. Pero magbigay po tayo ng time to focus on the Word of God. Samahan niyo po ako sa 25 to 30 minutes na pagbibigay po ng ilang encouragement sa bawat isa sa atin and even siguro ay magsilbing lakas po natin o magsilbing food to ponder, okay? Food to meditate, food to chew. Parang ngunyang-ngunyain at i-meditate po itong salita ng Panginoon. And we're talking about hope, mga kapatid. And still, hope is alive sa ating mga buhay, sa ating pamilya. Huwag niyo pong aalisin yan. Huwag niyo pong wawalain yan, okay? Now, posibleng ang iba sa atin ay, Pastor, mayroon naman akong faith. Na-discuss po natin yan. Na-nurture ko naman yung aking hope. Yung po diniscuss ni Pastor Cheng last Sunday. Punong-puno ako ng pag-asa. Punong-puno, alam ko may pananampalataya naman ako. Parang walang result. Baka may kulang. Baka mayroong something na hindi natin na-exercise na kukumpleto sa rekado. Alam niyo, isang putahe na mayroong kulang at kabisadong-kabisado mo yung putahe na yon, kamay kulang, masasabi mo talaga may kulang. Now, posibleng may kulang, posibleng may mga bagay na nakakaligtaan natin na bahagi pala ito ng magiging resulta ng ating mga pinapanalangin. Okay, walang problema po sa inyong pananampalataya. Ang panalangin ko lang sa inyong pananampalataya, you will what? You will go deeper on your faith and even sa ating hope. Pero sabi po sa Hebrews 11:1, now faith, I'm reading from New International Version, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. From New International Version. Mayroon po kayong, kung mapapansin po ninyo sa inyong mga screen, mayroon pong napagitna yung pong salitang faith at saka hope. At ginamit ko po ang New International Version kasi maganda yung kanyang pagkasalin, confidence. So ano ang magdudugtong sa faith at saka hope? Napag-usapan natin before na ang faith ay hindi mo iwalay kay hope. Ang hope naman ay hindi mo pwedeng iwalay kay faith to have a result, para may resulta sa buhay po natin. Now, this verse, ginamit ko na po ito nung mga nakaraang mga linggo. Ang sabi po dito, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. So nagsimula siya sa faith, idinugtong po niya yung hope para ito ay magiging assurance, yung faith ay magiging assurance at confidence on what we do not see. Sa madaling salita, mabibigyan po ito ng resulta kung magsama-sama po itong mga word na ito na aking pong babanggitin. Ang pag-uusapan po natin today is confidence, the missing link to our hope. Confidence, the missing link to our hope. Kaya nga, ito rin po, pinagbubulay-bulayan ko rin sa aking sarili. You know? Punong-puno naman ako ng pag-asa. Mayroon naman akong pananampalataya. Posibleng hindi pa ganun kalalim yung aking pananampalataya. Pero somehow, itong pananampalataya na ito ay tumutulong doon sa aking pag-asa. Bakit Pastor o bakit Panginoon? Walang resulta. Para bang yung aking inaasam ay hindi ko makita-kita. Meron po siyang napagitna na nagkukonekta ng faith at saka hope. We call it confidence. Sa ibang salin, nailagay po dyan assurance. Sa ibang salin, nailagay po dyan is evidence. Okay? So gagamitin ko po yung salitang confidence. Now, ano itong confidence?
A feeling, sabi po ng dictionary, a feeling of trust in someone or something. Another thing, a trustful relationship, confidence. Ngayon, pwedeng tatlong area na magkaroon tayo ng confidence. Confidence in ourselves, confidence to other people, kaya ang sinabi dito, a feeling of trust. And of course, confidence in God. Kabisado po natin when we talk about confidence in ourselves. Bakit? Kasi with confidence, you can take note in ourselves, ha? Confidence in ourselves, you can boldly progress towards your fulfilling your goals and dreams. Tama po yun. Kumpiyansa sa sarili. Pwede mong ma-fulfill, pwedeng mangyari ang inyong mga pangarap sa pamamagitan ng kumpiyansa sa sarili. Ito na, no? May pananampalataya ka nga, may pag-asa ka nga, wala ka namang kumpiyansa sa iyong sarili, ano ang iyong mauumpisahan? So confidence, self-confidence, you can boldly progress towards your fulfilling your goals, towards fulfilling your goals and dreams. Another thing with confidence, you can rise up and handle life's challenges. Kapag may kumpiyansa sa sarili, you can tackle any hurdle and obstruction and move on to the next step of your journey to the peak of success. Totoo po yun. That's self-confidence. Isa po sa principal requirements to getting what you want in any area of your life is confidence. Kapag wala kang kumpiyansa sa iyong sarili, mga kapatid, ang hirap abutin ang isang bagay o ang isang pinapangarap. So confidence is an indispensable part of your development, your betterment, progress and success, both at personal and professional levels. Totoo yun. Self-confidence yung pinag-uusapan natin. Kailangan po natin yon. So by being confident, you can move ahead to fulfill your potential and perform at your peak level. Kumpiyansa po sa sarili. No? Sabi nga nila, napagpapalit natin kumpiyansa at saka diskarte. Ayan. Alam nyo, yung mga batang madiskarte, talagang namamayagpag yan, nabubuhay. Kayang-kaya nila, kahit na anong klaseng module yan, kakayanin nila yan. No? Konting support lang ng mga magulang. At alam ko, maraming mga struggle ngayon, nag-struggle dahil nagsimula na ngayong linggo yung ating mga modular class. May bago na daw ngayong ML, hindi na Mobile Legend. Modular Legend. Being confident, ulitin natin, you can move ahead to fulfill your potential and perform at your peak level. Being confident is the key. Yan. Sabi ng isang manunulat, being confident is the key that allows you to open up the gate to fulfilling your true potential in whatever situation, in your relationship, your work or career, your finances, and your self-image. That's being confident on yourself. Kinakailangan po magatungan. Kinakailangan po masilaban, mamotivate ng confidence, yung pong faith, at saka nung hope na sinasabi po natin. Baliktanawin lamang po natin, ilang beses na po natin na-define ang hope para mapagdugtong-dugtong po natin ang mapag-uusapan natin sa umagang ito. Hope means a feeling of expectation and desire for a particular thing to happen or a feeling of trust. Hope po yan. Now, confidence, okay, dahil yung pinag-uusapan natin ngayon, means the feeling or belief that one can have faith in or rely on someone or something. Confidence po yan. So, kumpiyansa. Kumpiyansa sa sarili, confidence sa sarili, confidence sa ibang tao. Mahirap naman ho kasi kapag wala ka ng pinagkakatiwalaan o kaya wala ka ng kumpiyansa sa ibang tao. At higit sa lahat, kung wala ka rin confidence sa Panginoon. But we will focus on confidence to God. Yun po yung bibigyan natin ng pansin sa araw na ito o sa oras na ito. Number one, bakit dapat na hindi magiging missing link? Yan. So ang sasagutin natin is not confidence as missing link, kundi yung confidence dapat hindi magiging missing link. Idagdag natin na magdudugtong ang pananampalataya at pag-asa sa gitna kumpiyansa. Punong-puno ka nga ng pag-asa, lumalalim ka nga sa pananampalataya mo,
wala ka namang kumpiyansa sa sarili mo at wala ka namang tiwala sa ibang tao at walang, lalong walang tiwala sa Diyos, eh hindi po magmamanifest o hindi po magkakaroon ng result yung ating pag-asa, yung ating hope. So isama po natin yung confidence. Okay, are you still with me? Tutok lang po kayo ha, tatlo lang po ito, tatlo lang. Mahilig ako sa tatlo kasi yun lang daw yung pinakamadaling ma-retain sa isipan natin. Ngayon, huwag niyo pong isama ito sa mga module na sinasagutan po ninyo. Okay, baka mamaya na isama niyo na sa mga module ng mga anak ninyo, eh relax-relax lang po ngayon. Sabihin niyo, mga anak, kung nanonood kayo ngayon, sabihin niyo sa kay nanay, huwag mo namang isama yan sa module. Tatlong E lamang yung pag-uusapan natin. Okay? So, if confidence ay hindi, para hindi siya magiging missing link, okay? Ito po ang ginagawa dapat ng confidence sa Panginoon. Okay? Number one, confidence in God empowers us. Alright? Yan, mababasa nyo yan sa inyong screen. Nandito yan, nandito yan. Yan. Alam na alam ko yan. Okay, ilang buwan na tayong ginagawa ito. Nandyan, yan, nababasa nyo yan. Confidence in God empowers us. Kung nag-wrong spelling, typographical error na yan. Okay, so, empower means is what? To give authority. Empower means to give authority to delegate power to commission. Oh, commission. Ha? Commission. Okay, hindi yung commission. Commission. Okay, pinapalakas o kinocommit. Yan, hindi yung commission. Commission yun eh. Okay, to authorize. Having commonly a legal force. Okay? So, empower means to give moral or physical power, faculties, or abilities. Okay? Another thing is, ito yung empower, to enable or permit to give more opportunity for independent action. Alam niyo, mayroon akong nakita. Encarta, encyclopedia yata ito, no? Encarta, okay? Unti ko na makalimutan kasi alam ko na lang pinag-re-researchan ko ngayon, Google na lang eh. So sa ginugol ko lumabas in karta. Yan. Parang hindi mo alam yung meaning, hindi. Di googlin mo. Yan. Parang grabe ano, grabe na ngayon ano. To give somebody power or authority, that's empower. Kagaya daw po ito ng special power of attorney. Okay? To give somebody a greater sense of confidence. Galing. Definition pa lang, idugtong na natin. Confidence in God empowers us. Now, ito ang malaking problema kapag ang tao ay hindi na-empowered. Okay? May mga tao, magagaling kumanta, pero hindi sila na-empower, nanatili na lang sila sa banyo. Doon na lang silang kumanta. At ang paborito ko pong gamiting halimbawa pagdating po sa empowerment, sa pagkanta, si Randall, yung nakita nyo kanina yung nandito, na mayroong na nakaputi, okay? Na may sulat sa kanyang damit na uncommon, okay? Yung ating worship leader, okay? 10 years ago, 20 years ago, hindi na siya dito ma-offend, hindi na siya ma-offend dito kasi laging ko na itong ginagamit. Kung naririnig niya, nung narinig ko yung unang kumanta, sabi ko, Lord, parang walang pag-asa. Kaliwa talaga. Ako, sa totoo lang, hindi ako magaling mag-solo, magaling ako sumama sa choir. Because doon ako na-train. Yan. Pag pinag-solo mo ako, hindi ko kayang sundan yung mga nota-nota na yan. Kaya kapag kami ni Pastor Peter ang kumakanta, titingin talaga ako sa kanya, unahan mo o kaya habulin mo ako. Ganun yun. Kaya pag nauna ako, hinahabol niya ako, kaya hindi ako pwedeng si Sam, hindi, si, ano bang tawag sa'yo? Sam o David? Si David? David ba tawag na? Dave? Ah, Dave! Kasi bata-bata pa, no? Dave. Okay, Dave. Kaya yan, si Dave, kung siya ang mag-keyboard sa akin, wala yan. Maiinis yan sa akin kasi dapat habulin niya ako. Hindi ko siya dapat habulin kasi sigurado hindi kami magsabay. Oo, kasi ako, mahina ako sa timing, mahina ako sa accompaniment na sabayan yan. Kasi nga, I was trained sa choir. Pag pinag-choir mo ako, ibigay mo sa akin yung bass, kahit na tatlo pa yung nasa tenor, sasapawang ko yan sa laki ng kaha kong ito. Okay, bass tayo. Ngayon, yung nag-gitarang si Ralph, naku, pag si Ralph ang wala, hindi niya ako mahabol niya, no? At hindi kami makakatapos ng isang kanta. Okay, pero si Pastor Peter, dahil mas matanda siya sa akin, madaling salita, kaya niya akong habulin at saka kaya niya akong gano'n. So, ba't ako napunta doon? Anyway, empowerment.
kapag hindi mo in-empower, si Randall, kapag walang nag-encourage sa kanya, kapag walang nagbigay sa kanya ng empowerment, mga kapatid, dumating yung time, hindi niya ipagpapatuloy yung ginagawa niya na pagkanta. Confidence in God will empower you. Yung tiwala mo, yung trust mo sa Panginoon, ang siyang magbibigay sa iyo ng lakas. Ang ganda po ng definition natin ng empower, I should say, to give authority to or to delegate power to commission, to authorize. Grabe, no? Ibig sabihin pala, if I have a confidence, if I will trust God, He will authorize me. Kaya nga, doon sa Luke chapter 10, 17 to 19, ang sabi niya, then the 70 returned with joy, saying, this is empowerment. Tingnan po ninyo, Lord, even the demons are subject to us in your name. In your name. And he said to them, I saw Satan fall like lightning from heaven. Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Sabi, alam niyo yung kwento ng Luke chapter 10? Hold on. Excited po ako. Raratsada na to. Aapoy na itong video nito. Okay. Hold on. Sabi niya, I give you the authority. Sabi niya, inutusan niya yung 70. Ngayon, bumalik na sila. Tuwang-tuwa sila. They are empowered. Tuwang-tuwa sila. Ang sabi niya, yung mga demonyo, Lord, sumusunod sa amin. Authority. They are empowered. Pinalakas sila. Na-encourage sila. Sabi niya, Lord, even the demons are subject to us in your name. Wow! What a confidence! Bumalik sila, tuwang-tuwa, yung mga demonyo nag-alisan. Ibig sabihin, ipinapakita lang dito sa verse na ito, yung authority, gaya ng definition natin kanina, it was a special power of attorney to give somebody power or authority. If you will put your confidence in God, He will empower you. He will give you what? The authority. Anong sabi ng mga disciples? Anong sabi niya, mga disciples? Ang sabi niya, Lord, sabi niya, even the demons. Sabi niya, Lord, even the demons are subject to us in your name. Sabi ng Panginoon, behold, I give you the authority to trample on us serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Revelation chapter 12, verse 11, and they overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to the death. Revelation 12:11. Ganun po ka powerful if we have put our confidence. Alam nyo, kahit na sabihin ng Panginoon, I give you the authority, kung sasabihin mo naman, di ko kaya yan, Lord, there's nothing will happen. Confidence, not only to ourselves, but also confidence in God. Romans 8:37. Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Dapat po, ang isang born again, empowered. Kung sinasabi mong may tiwala ka sa Diyos, dapat may resulta yung tiwala na yon. You are empowered. Hindi ko sinasabing you will be arrogant. Hindi ko sinasabing magmamayabang ka dahil hindi yan maintindihan ng iba. Deep in your heart, deep inside of you can do such things. Nothing is impossible with God. Kayang-kaya po natin gawin. Alam niyo po, sabi ng Panginoon, hindi niya tayo binigyan ng spirit of timidity or fear. But God gave us the sound mind. Hindi niya tayo binigyan ng espiritu. Ang espiritu na nasa atin ay hindi po duwag. Ang espiritu na nasa atin ay hindi po patpatin, hindi po, hindi humahiyain. Alam niyo, pag sinabi yung nahihiya ako, from time to time na lang, nahihiya ka, eh wala akong mangyayari sa inyo. Wala akong mangyayari. So I believe that confidence should become what? An empowerment. Confidence in God will empower you. Confidence in God empowers us. Number two, confidence in God energizes us. Sabi po ng energize, to use strength in action, to act or operate with force or vigor, to act in producing an effect, to give strength or force, to make active, that's energy. Energizes us. Naalala ko yung battery na ano ba yan? Energizer. Keep on moving and going. Ano ba? Tug. Naalala nyo pa ba yung patalasas na yon? Wala na, hindi nyo palibasang alam nyo, iba ready. Okay?
So it energizes. Yung kumpiyansa, yung tiwala, yung trust natin sa Panginoon, it will what? Give you energy. Sabi ng Ephesians chapter 6, verse 16, sa Good News Translation, at all times carry faith as a shield, for with it you will be able to put all the burning arrows shot by the evil one. Energizes us. 1 John 4:4, sa New Living Translation, but you belong to God, my dear children. You have already won a victory over those people because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Kaya gustong-gusto ko po yung translation na yun eh. Ulitin po nating basahin. Because the Spirit who lives in you is greater than the Spirit who lives in the world. Energizes us. Aside from empowerment, meron pong energy. Yung kumpiyansa po natin sa Panginoon, alam nyo po, inahahalin tulad ko dyan yung, ano, yung adrenaline. Diba? Kung ikaw ay excited, kahit na pagod ka, you just have the energy. Diba? Sa maghapon, gustong-gusto mo yung ginagawa mo, you love what you're doing, may passion ka sa ginagawa mo, kahit na gumagano na yung mata mo, sige lang, gigisingin mo yung sarili mo, matapos lang because you love it. And that energy comes from what you desire. The same thing with the Lord. If you have a confidence in God, may mga pagkakataon na papagod po tayo, but that confidence will give you the energy to move on and going and going and going and going. Nadi-discourage po tayo minsan. Parang sinabi na, Lord, napapagod na ako. But if you have that confidence in God, He will energize you. Para bang ano? Para bang power drink. Yan. Parang cobra. Yan. Cobra ba? Gatorade. Yan. Alam nyo, yung hindi ubra sa akin yung power drinks niyan eh. Uminom ako minsan ng cobra. Baka kala mo yung lumipad ako eh. Nagpalpitate ako. No? May mga kasama tayo nun dito sa church. Sabi ni si Kuya Nong, tatay ni Joshua. Okay? Wala na, nauna na sa heaven. Okay? Nagko-construct tayo dito sa church. Sabi niya, "Pastor, para matapos natin 'yang biga na 'yan." Sabi niya, "Bilhan mo ng mga tig-isang cobra 'yan." Mag-alas 6 na ng gabi, hapon eh. Sige, so bili tayo. Bumili kami ng cobra. Nung nainom nila, aba wala nang kumilos. Nanlambot. So, ano yun? Sabi ko, anong nangyari? Eh, Pastor, nanlalambot daw sila. So, ano yun? Fake na lakas yun. Hindi yun yung pangmatagalan na lakas. No? Na kinukuha mo lang sa mga bagay lang na pansamantala. Okay? Di ba mayroon sa mga athlete, may mga player, yung mga nagtitake ng ano, anong tawag natin dyan? Yung titake ng gamot para maging unusual, no? Yung kanilang mga lakas, no? May mga itinutusok eh. Hindi ganoon ang confidence sa Panginoon, mga kapatid, is this, no? Napapagod ka physically. Pero yung spirit mo, yung desire, well motivated yan. Talagang mararamdaman mo yung energy, no? Yung Kaya nga disenyo talaga ng Diyos na kapag gabi natutulog. Tutulog talaga. Oh, kung baliktarin mo 'yon, eh talagang papagod ka at saka mahiblad ka. Now, tingnan. Now, gawin mo si Dingna. Kung gawin niyo, alam niyo mga kapatid, sa mga nagtatrabaho sa call center, I pray for just alam niyo, grace ng Panginoon talaga 'yan. Huwag nating baliktarin 'yung ano, huwag nating baliktarin 'yung sistema ng Diyos. No? Pag gabi, tulog. No? Sa araw, gising. Huwag niyong baliktarin kasi magbabago. No? Magbabago yung sistema ng ating katawan. So, energizes us. The confidence in God energizes us. Alam niyo sabi ng Psalms 59 verse 19 sa Amplified? So, as the result of the Messiah's intervention, they shall reverently fear the name of the Lord from the west and His glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the Spirit of the Lord will lift up a standard against him
and put him to fight, for he will come like a rushing stream with the breath of the Lord's drives. Isaiah 59:19. Ganito po in-emphasize o binigyan ng halintulad ni Isaiah kung paano po tayo pinapalakas ng Panginoon. Uulitin po natin, confidence in God energizes you, energizes us. Number three, confidence in God establishes us. Anong ibig sabihin ng establish? To make firm or stable. Alam niyo ang synonym po niya, ng kahalintulad na word dyan, is strengthen. Anong ibig sabihin ng strengthen? To make strong or stronger. Parehas lang po yun ng establish. To add strength to, as to strengthen authority, to grow strong or stronger. Establish. Okay. Sabi ng Psalms 91, so establish, to make firm or stable. Ha? Sabi ng Psalms 91 verse 9 to 11, if you make the Lord your refuge, if you make the Most High your shelter, no evil will conquer you. No plague will come near your home. For what? He will order His angels to protect you wherever you go. Establish. Stable. Stability. Strengthen. If you have confidence in God, He will establish you. Psalms 121 verse 5 to 8. Ang sabi dito, the Lord Himself watches over you. Hallelujah. Wow. Sarap pakinggan, ano? Ang sarap bulay-bulayin. Binong pinagmamasdan ka ng Diyos. The Lord Himself watches over you. Ang sarap pag bulay-bulay. Ang sarap ilapat sa puso kapag wala kang masamang ginagawa. Pero kung may masama kang ginagawa, the Lord Himself watches over you. Binong mo, no? Mangungupit ka na lang, the Lord Himself watches over me. Ba? Hindi mo gagawin yon. Di ba? Makikipag-away ka na lang, nakikipag-rakrakan ka. The Lord Himself watches over you. Naku po, nakakaya kay Lord. Pero if you have problem, the Lord Himself watches over you. The Lord stands beside you as your protective shade. Galing. The sun will not harm you by day, nor the moon at night. The Lord keeps you from all harm and watches over you. Grabe, no? Established na yung Panginoon. No? The Lord keeps watch over you as you come and go, both now and forever. Psalms 121, I should say, verse 5 to 8. Deuteronomy 33, verse 27. God has always been your defense. His eternal arms are your support. Tingnan niyo po yun. He drove out your enemies as you advance and told you to destroy them all. Anong pandemic? Anong virus? Pero hindi po pagyayabang. Anong virus? Ayaw mag-face mask. Abay, pag tinamaan kayo, tatamaan talaga. Wisdom po yun. But the Lord is what? He will drove out your enemies as you advance and told you to destroy them all. So mga kapatid, na confidence in God empowers us, confidence in God energizes us, and confidence in God establishes us. Panghuli po, okay? Pagtatapos pala. Confidence in God drives out fear. Drives out doubt, drives out anxiety and worry, and allows us to exist in a state of assurance, confidence in God. Iiwanan ko po kayo ng verse para po sa araw na ito. Sa Proverbs 3:24-27, you can go to bed without fear. You will lie down and sleep soundly. You need not be afraid of sudden disaster or the destruction that comes upon the wicked. For the Lord is your security. He will keep your foot from being caught in a trap. Have confidence in God. Uulitin po natin ulit the missing link. I-develop po natin. Yes, we have faith. Yes, we have hope. But please, mga kapatid, huwag po nating walain yung confidence. Ito po ang nagdudugtong ng faith at saka ng hope. Confidence in God. Father, we thank you. It is a blessed day, Father God. Alam ko po, Panginoon, may mga bagay po kayong inayos sa aming pananaw sa umagang ito, sa araw na ito. Kaya ang aking panalangin sa bawat kapatid na nakikinig sa kanilang mga tahanan sa oras na ito,
patuloy niyo po silang pagpalain. Yung mga verses, Lord, na nabasa po nila, na narinig nila, Father, I pray na ma-establish po ito sa kanilang mga puso. I pray, Father God, na manatili po ito sa kanilang mga puso, lalapat po ito sa kanilang mga puso. Upang sa ganun, Panginoon, ito ang magiging lakas namin sa araw-araw. Opo, dakilang Diyos, may pagkakataon na nanghihina kami. Pero ang mga mensahe mong ito, ang mga paalala mong ito, ang siyang nagbibigay ng revival, ang siyang nagbibigay ng lakas sa amin. Totoo, Panginoon, you will empower us, you will energize us, and you will establish us if we have confidence in you. So we thank you for this day, in Jesus' name. Amen. Amen. Para po sa inyong tithes in offering, and even seed maybe, lagi po nating tatandaan, it is not for God's account to increase. It is for your account. Lagi po nating tatandaan that you cannot ever even outgive God. May mga pagkakataon po na kinakapos tayo sa ating pangangailangan, but stay, I encourage you, stay on your commitment. Alam niyo, ang sitwasyon po natin kasi ay magsilbing testing. Yung sitwasyon natin ay magsilbing testing ng ating pong mga commitment. Hindi lang sa ngayong may pandemya, kundi sa ibang mga araw, even before, kapag mayroong challenge na dumarating sa atin, ang lagi pong tinatamaan is our finances. Lagi pong tinatamaan yon. Kaya nga, laging dito naman ang ginagawa ng kaaway na gagamitin niyang paraan para hindi tayo magpatuloy sa ating pong commitment sa Panginoon. Minsan, nakadugtong ang ating finances sa ating emosyon. Nakadugtong din siya sa ating mood, sa ating kaisipan. Kaya kadalasan, ito yung hinahamon ng kaaway. Mga kapatid, the devil is a deceiver. Isa sa kanyang katangian yan. Nagbibigay siya ng deception. Dinideceive niya po tayo. Nililin lang po niya tayo. Nagbibigay siya ng pag-aalinlangan. Kaya nga po, ang lagi pong gaya po ng sinabi natin kanina, yung confidence natin ay magbibigay sa atin ng stability. It will establish us. So ang aking panalangin, mga kapatid, go back to your commitment sa Panginoon. God ay hindi, ang Diyos ay hindi po natutulog para po makalimutan yung kanyang pangako. And whatever God told us, mga kapatid, He will fulfill it. So we declare blessing to your tithes and offering. Okay? We declare blessing to your seed na patuloy itong pagyamanin ng Panginoon. Let us pray. Father, in the name of Jesus, amin pong inaalay sa iyo ang aming mga ikapo, ang aming mga tithes, ang aming mga offering, ang aming mga seed. Lord, ito yung pamamaraan ng aming pong pasasalamat sa iyo. Ito yung pamamaraan, Panginoon, ng pagtitiwala, simbolo ng aming pagtitiwala sa iyo. Ito yung simbolo, Panginoon, ng aming pananampalataya. Nakadugtong ito sa aming mga pangangailangan. Kaya sa oras na ito, magbibigay kami dahil mahal ka namin. Magbibigay kami dahil pinagpala mo na kami. Magbibigay kami, Panginoon, dahil mahal namin ang iyong gawain. So, Father, bless the tithes, bless the offering, bless the seed. In Jesus' name, amen. Amen. Gusto ko po kayong panalangin. The Lord bless you. The Lord will keep you. The Lord will make His face to shine upon you and be gracious unto you. You are highly favored. You are more than a conqueror. You are blessed to be a blessing. I declare and I pray that you will not lack any good thing. Your family is secured. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you. Have a blessed day. God bless you, New Life.
Here are the different ways you can give. You can give through online bank transfer or bank deposit. Here's your bank account details. If you don't have a bank account, you can give through the following mobile wallet applications on your screen. Another option is to drop in your tithes and offering on our church compound. An assigned staff is ready to accommodate you. Or we can pick it up, just connect with your area coordinators. This week at New Life Tanza Online, bread alone will not satisfy, but true life is found in every word that goes forth from God's mouth. It's a hashtag Word is Life on our daily reading of the word Cold Speak Life, happening from Tuesday to Saturday at 8 a.m. only on Facebook at New Life Tanza. Let's start our week with a devotional on the Word of God through online devotion. Every morning at night, Tuesday to Saturday via New Life Tanza on Facebook and New Life Tanza Official on YouTube. Make sure to invite your family and friends, and together, let's get deeper. Make your night better with talks on family and marriages on our Fab Night. Happens every Tuesday, 7 p.m. at New Life Tanza on Facebook. This can only get better when shared with family and friends. See you there, fam! Every time God reveals Himself is an opportunity for us to respond. Get ready to fill your days with His praise on our Praise Break. Now on a new day and time slot every Wednesday at 7 p.m. Only on New Life Tanza on Facebook. Enjoy another edition of Shoutout Praise with our lead pastors Romil and Tess Napila. Join them and their special guests every Friday at 7 p.m. Simulcast over New Life Tanza on Facebook and New Life Tanza Official on YouTube. Calling all the women of virtues for an afternoon of fun and conversation on Hello Sis happens every Saturday at 3 p.m. This will be broadcasted on the Virtues Ministry page, so make sure to follow them on Facebook at Virtues Ministry. Take your faith on another level by attending our journey classes with interesting topics about biblical doctrine every Sunday at 3 p.m. Catch it on our Facebook group, Let Us Journey Together. Get connected by joining our generational gatherings via Zoom, youth, young adults, men, and women. Meeting ID and password will be sent few hours prior to the meeting. See you there! Our anniversary merchandise is now available. Grab a shirt for only 300 pesos. All proceeds will go directly to New Life Tanza's community outreaches. For orders, send us a private message or contact your area coordinators. Join our Sunday service stream at 10 a.m. on Facebook at New Life Tanza with rebroadcast at 5:30 p.m. via New Life Tanza Official on YouTube. You can invite someone to church by sharing the link or hosting a watch party. Stay connected and see you online this week.